under the sun. Now, kilala po natin si Haring Solomon when it comes to the book of Proverbs. Ano po? Makikita po natin yung kanya pong wisdom, yung taglay niyang talino, ano po? Nasabi nga po, the men of Hezekiah copied out. These are also the Proverbs of Solomon which the men of Hezekiah copied out. So ibig sabihin kapatid, sa yung kanya pong Proverbs na binabasa po natin yon, ito yung naging kapakipakinabang din po para sa ibang tao. The men of Hezekiah, ano po, copied out, kinopya po nila, at hindi lang po nila kinopya per se, kundi ito rin po ay isinapamuhay po nila. Ginawa po nila at naging effective po at naging kapakipakinabang sa buhay po nila. Of course, kapatid, kilala po natin ni Haring Solomon, hindi lang po siya wise. Mayaman din po siya. The richest man na nabuhay sa ibabaw ng lupang ito. Kaya nga po, kung pag-aaralan po natin, comparing ano po, ang Book of Proverbs at saka ang Book of Ecclesiastes, kapatid, may mapapansin po kayo. May mapapansin po kayo na pagkakaiba. Ano po? Kung ang Book of Proverbs, kapatid, kino-compare po rito yung wise at saka yung fool, kino-compare po yung tamad at saka masipag, kino-compare po yung mayaman at saka mahirap, kino-compare po yung righteous sa unrighteous, kino-compare po rito, kapatid, yung wise and fool, alam niyo po ba, pagdating po natin sa Book of Ecclesiastes, wala kang makikitang comparison. Apo, ang makikita mo dyan, kapatid, vanity of vanities. See? Pati ang kamatayan, makikita po natin na pareho lang po yung kamatayan. See? Samantalang itong si Haring Solomon, pinapahayag niya po rito na ano, iba ang kamatayan ng wise, iba ang kamatayan ng fool. See? Pero pagdating po sa Book of Ecclesiastes, makikita po natin kapatid na ano, pareho lang po yung kamatayan ng fool at saka ng wise. Pareho lang po yung kamatayan ng taong masipag at saka, of course, alam po natin, ihihiga, nakahiga po yung patay. See? Pero ang gusto kong malaman po natin, yung paraan ng kamatayan po nila. Okay? Magkapareho, magkaiba ang Book of Ecclesiastes at saka Book of Proverbs. See? It is the direct opposite, kapatid. See? Direct opposite po yan. Okay? Meron lang po siyang 12 chapters, pero sabi nga po, habang binabasa ko po, o nga, ano? Bakit halos kalahati lang ng chapters, nung 31 chapters ng Book of Proverbs? And yet, ang nakakalungkot po niyan, kapatid, lahat ng binanggit ni Haring Solomon, ano po, pagdating sa Book of Proverbs, sa Book of Ecclesiastes, wala kang makikitang encouragement. See, hindi mo makikita yung comparison between the wise and the fool, the rich, yung hardworking at saka yung tamad, hindi niyo po makikita po niyan. See, so, ang tanong ngayon kapatid ay ito po yan. What is the problem? Okay. Ano po ang naging problema dito po sa Book of Ecclesiastes? Now, ang Book of Ecclesiastes, isinulat po ito ni Haring Solomon yung, kung tawagin po natin, yung latter days ng kanya pong buhay. Okay? Hindi po sa simula, hindi po sa kalagitnaan, pero yung patapos na po yung kanya pong buhay. Okay? Now, makinig po tayo. Nakakalungkot po kasi sa dulo ng buhay niya, kung kailan po matatapos na po yung buhay niya, doon pa po siya bumagsak. Okay? Now, may record po ang kanya pong buhay. Ano po? It is all written in the book of 1 Kings, chapter number 11. Puntahan niyo po sandali. Yung record po ng buhay ni Haring Solomon, yung patapos na po yung kanya pong buhay. 1 Kings, chapter number 11. Ng Bible po natin. Kita niyo na po. 1 Kings chapter 11, verse number 1. Going down to verse number 43. Tignan niyo po ito ha. Dito po, verse number 1. But King Solomon loved many strong women together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. Sino po ang pinili niya mapapangasawa? Puros kaaway. Puros kalaban. Puros mga babae na ano? Wala pong pinaniniwala ang totoong Diyos sa buhay. Okay? And the latter days ng kanya pong buhay, verse number 41, tignan niyo po ito. And the rest of the acts of Solomon,
And all that he did and his wisdom, are they not written in the book of the Acts of Solomon? Yung Proverbs ang tinutukoy po rito. Okay? Verse number 42. And the time that Solomon reigned in Jerusalem over all Israel was 40 years. Verse number 43. Ito nakakalungkot po niyan. And Solomon slept with his fathers and was buried in the city of David his father, and Rehoboam his son reigned in his stead. Tandaan niyo po yan, ha? Tandaan niyo po yan. Yan po ang kasaysayan, chapter number 11 ng 1 Kings. Dito po ngayon binalangkas yung huling mga araw at yung cause ng downfall nitong si Haring Solomon. Okay? Record po yan. Now, yan po ay opposite naman po yan. Direct opposite po yan, kapatid. Sa buhay ng kanyang tatay. Sino po yung kanyang tatay? King David. 2 Samuel chapter number 23. 2 Samuel chapter number 23. Nasusundan niyo po ba yung pinag-uusapan natin? Okay? Yung dulo, ha? Yung dulo ng buhay na po nila. Etong si Haring Solomon, pabagsak yung dulo ng kanyang pambuhay. Okay? Napansin niyo po kapatid, yung gawain po niya, hindi na po nagbigay ng glory sa Panginoon. Hindi po naging masaya ang Panginoon sa dulo ng kanyang pambuhay. Comparing po ito sa buhay ngayon ni King David. Chapter number 23, verse number 1. Okay? Kita niyo na po? Okay. Ang sabi ng Biblia, now, this be the last words of David. David, the son of Jesse, and the man who was raised up on high, the anointed of God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel, said, the Spirit of the Lord spake by me, and His word was in my mouth. Kung itutuloy niyo po yan, kapatid, hanggang dun po sa dulo niyan, wala kayong makikita dyan, kundi papuring sa Panginoon. See, ang pagkakaiba ng buhay ni Haring Solomon, kung kailan pa malapit ang matapos ang buhay ni Haring Solomon, hindi nagbigay ng glory sa Panginoon. Samantalang si King David, kapatid, sa patapos ng kanyang pumbuhay, makikita niyo pa rin na ano, nagpupuri, nagpapasalamat, at nag-worship pa rin si King David sa Panginoon. Direct opposite po ang nangyari. Naunan niyo po? Ano po ngayon yung dahilan? What is the very reason, kapatid, kung bakit napunta itong si Haring Solomon sa ganung pagtatapos ng buhay? Hindi maganda eh. Kilala natin, pinakamayaman, pinakamatalino, di ba? Ang ganda na sana ng katapusan ng kanyang buhay eh. Pero bakit kapatid, kung kailan pa, may kasabihin nga tayo, di ba? Kung kailan pa tumanda, doon pa nagloko. Naunuhan niyo po? Kung kailan pa magtatapos yung kanyang pumbay, okay na sana eh. Kumbaga sa rating natin, out of 10, di ba? 10 dapat eh. Pero pagdating po sa dulo ng kanyang buhay, malulungkot po tayo eh. Because we are not expecting, hindi natin ni-expect ito sa pinaka-wise at pinaka-matalino, pinaka-mayamang tao sa babang lupa. Hindi ako yun, ha? Naanuan niyo po? Walang problema kay David eh. Alam natin yung record ni David. Nagkasala, pero sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Kaya po yung dulo ng kanyang buhay, kapatid, nakita natin na nagpupuri siya sa Panginoon. Pero yung dulo ng buhay ni Haring Solomon, nakakalungkot. Hindi mo yan ni-expect, kapatid, sa isang pinakamayaman at pinakamatalinong tao. So what is the problem, kapatid? Ano ang naging problema po rito? Now, the problem, kapatid, ay problema din po natin yun. Hindi na po ito problema ni Haring Solomon noong unang panahon, kundi problema rin po ng bawat mananampalataya at bawat Kristiyano sa panahon po natin yun. See that? Naunuhan niyo po? Okay, so aralin po natin, kapatid. Okay, aralin po natin si Haring Solomon. Now, ito po yung isang tao, sabi nga po sa inyo, isang typical na tao na kung kailan pa dapat siya magbigay ng papuri sa Panginoon. Kung kailan pa dapat na maging, kung tawagin natin, maging kaaya-aya siya sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon. It was the time na ginive up niya yung kanyang pananampalataya, ang sinabi niyang, okay na ako. Bahal na kayo sa buhay ninyo. Kung gusto nyo maglingkod sa Panginoon, go ahead, maglingkod kayo sa Panginoon. Naunahan niyo po? Ito yung tao na ina-expect natin na
Kasi preacher po siya eh. Pag sinabi natin, pag mag-preach, talagang bombastic, dynamic, nakaka-encourage po siya. Talagang sasabihin natin na, talagang patay kung patay, talagang nag-alab kung mag-preach po siya. Pero kapatid, all of a sudden, pagtatayo sa pulpito, sasabihin niya na lang, mga kapatid, ganito na lang gagawin natin. Mag-Bible reading na lang kayo pag Sunday na umaga. Tapos, magkantahan na lang tayo. And then, let's pray. Tapos, uwi na lang tayo na maaga. Kasi yung iba sa inyo, pupunta rin naman ng Session Road. Alam ko naman, yung iba sa inyo, mahilig sa ukay-ukay. Kaya sige, punta lang kayo sa gusto yung puntahan. At mamaya, pumila na kayo sa Botanical. Kung wala mang lugar sa Botanical, doon kayo siguro sa Country Club. Alin man dyan, pasalan ninyo. Kasi sa akin, okay na ako, mga kapatid. Ano-anoan niyo po? Ito yung tao na hindi mo makikitaan ng ganun. Kasi masigasig po siya. Maalap po siya ng nangaral ng salita ng Diyos. So ang problema, kapatid, yung dul ng kanyang buhay was so messed up. Talagang sabihin natin, bagsak yung kanyang pong buhay. What's the problem? Ang problema po nito, kapatid, ay kung nasaan yung puso niya at yung mata niya. Kung saan nakafocus yung kanyang mata, the eye will always affect yung heart po natin. Tandaan niyo po yun, kapatid. Okay? Sabi nga ni Jeremiah, and my heart and my eyes affected my heart. See, kung ano yung tinitignan ni Haring Solomon, kapatid, laging yan ang mag-a-affect ng kanyang pong puso. See? So, saan po siya nakatingin, kapatid? Saan po siya nakafocus? Saan ang focus ni Haring Solomon? At dyan din po yung focus ng maraming mga anak ng Diyos ngayon. See, ang focus niya po ay yung binasa natin na talata. His focus was on the things under the sun. Naunan niyo po? Yan po ang binabanggit po niya, kapatid. Lahat, nakafocus po siya, yung kanyang puso, focus po yan sa under the sun. So, ano po ba ang merong under the sun na nagbigay sa kanya ngayon ng kalungkutan sa dulo ng kanyang buhay? See, akala natin, it will never happen. Hindi ko inaasang mangyari kay Haring Solomon. Nangyari nga eh. See, at kung nangyari ito kay Haring Solomon, kapatid, huwag mong sasabihin na hindi pwede mangyari sa atin. Kung si Haring Solomon, kapatid, ay naging biktima nito, huwag natin sasabihin na, I don't care kung spiritual ka, kapatid. I don't care kung choir member ka. Wala akong pakialam kung Sunday school teacher ka. Pero si Haring Solomon, nangyari ito sa kanya. Pwede rin mangyari sa iyon. So we better watch out, kapatid, kung saan po ba yung focus ng ating yung ating mata. Because it will always affect yung ating puso. So what are the things under the sun na sinasabi ni Haring Solomon? Okay. Aralin po natin, kapatid, kasi pati rin ako habang inaaral ko po ito. Sabi ko, pambihira. Woo! Buti na lang, kapatid. May opposite po itong pag-uusapan natin mamaya. Meron pa rin pong the brighter side ng under the sun. Okay? So, let's study, kapatid. What are the things? Or ano yung nakita ni Haring Solomon under the sun? Okay? Handa na po kayo? Verse number 9. Chapter 1 in verse number 9. Huh? The thing that had been, it is that which shall be. And that which is done in that which shall be done. And there is no new thing under the sun. Okay? Ang ibig sabihin ito, kapatid, ang mundong ito, wala na po siyang i-offer pang bago. Hindi yata naunawaan, kapatid. Ano man ang meron noon, hanggang ngayon, andito pa rin. Now, when it comes to fad, fashion, style, design, hindi po mawawala yung bagay niyan, kapatid. When it comes to our apparel, yung damit po natin, hindi po mawawala yung style. May pantalon, may skirt, everything, andyan pa rin po yan. Forever na po na mananatili yung tinatawag po natin na fashion. Yung style, of course, yan lang po ay magbabago. Pero kapatid, pag sinabing nagbago, babalik pa rin po yan. See? Halimbawa na lang, kapatid. Okay?
Ngayon, nauuso yung pantalon na skinny. No, ano niyo po? Nakakalungkot pag ang mga lalaki nagsusot ng skinny at saka bitin. Alam niyo po ba kung kailan po nauso po yan? Sumikat po yun yung 1980s. Yung bitin yung pantalon, tapos kita yung medyo skutang puti. Ang sapatos mo kulay itim, ang medyo mo kulay puti. See, tapos masyadong baston dito. See, kapatid, hindi ba sa panahon po natin, nauso na naman yan? Therefore, pag nagsuot ka ng ganyan, abay lolo ka na pala. Bakit? 1980s yun eh. O pag nagsuot ka ngayon, lolo ka na. Di ba? E mas matindi pag bell bottom. Ha? Kung tawagin namin yung nagwawalis, 1970s po yan, kapatid. Therefore, pag nagsuot ka ng bell bottom, lolo ka na rin ngayon. Lola ka rin ngayon. Bakit? Ang mga gumagamit po niyan, mga 1970s, 1960s pa. Si kapatid, pabalik-balik lang po, paikot-ikot lang po yan. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, there is nothing new under the sun. Nakita niya po na ano, wala nang nagbago sa panahon natin yun. Wala nang bago sa panahon natin yun. Kaya kapatid, eto po yan. Okay? Ang prinsipyo ay ganito. Ano man ang bago, hindi na po yan totoo. Bakit? Meron na po yan noon. See? Meron na po yan noon. Anong bago sa Lazada? Pare-pareho naman. Di ba? Anong bago ngayon sa Shopee? Wala, pareho pa rin. See? Same style, same fashion, same fad, same design. Walang pinagbago, ganun pa rin. See? Naunawaan niyo po? Walang bago, kapatid. See, huwag natin sasabihin na, alam mo kasi tayo, ang hinahabol kasi ng mga makamundong tao, kapatid, yung bago. Bagong damit. Bagong style. Yung mga buhok. Di ba? Nauna niyo po, kung ano-ano lang pinapagawa na sa buhok nila, ang tawag din fad. Okay? Pag sinabing fad, kapatid, ano po, hindi po ito nagtatagal. Magpapalit din ito. Kaya halimbawa, ang fad noon, skinhead, ano po, nagpa-skinhead ka ngayon, next month, kapatid, hindi na usong skinhead. Bakit? Pinapatubo na po dito. Shocks naman ngayon. Mga Indian. See? Huwag niyo tignan, parang Delta. Wala na po yung style nila noon, kapatid, na long hair. Meron pa naman na long hair ngayon, di ba? Wala pong pinagbago. Ito, ang mga tao, ang hinahabol, bago, bagong cellphone. Kaya kapatid, pag hindi mo nakuha yung bago, abay, depressed ka masyado. See? Kalungkutan mo pag wala kang bagong sapatos, wala kang bagong pantalon, wala kang bagong jowa. Tapos, ang kanta mo sa All I Want for Christmas. Ha? Tapos, sasabihin mo, sana araw-araw ay Pasko. Bakit? Sana meron kang jowa araw-araw. Isto ang kanini. Wala. Ang mundong ito, kapatid, wala na po siyang pwedeng i-offer na bago sa atin. See? There is nothing new under the sun. See? Yung meron noon, ang sabi ni Haring Solomon, yung meron noon, meron pa rin naman yun. Yung pagkain noon, di same pagkain yun, kapatid. Nagbago lang po ng wrapper po yan. See? Binago lang po yung balot po niyan. Kung manok yan noon, kapatid, lumabas lang naman si Jollibee, lumabas lang naman si, sino pa yung mga ano, sikat ngayon. Pero kapatid, nanggaling pa rin yan sa manok. Manok pa rin yung raw material yan eh. Manok pa rin po yan. See? Naunahan niyo po kapatid. Ha? Yung crispy pata noon, crispy pata pa rin yun. Yung sitsarong bulaklak noon, sitsarong bulaklak pa rin yun. Wala nagbago niyan, kapatid. Eh sabihin na, pastor, wala namang cellphone ng unang panahon na. Ah, bakit may number sa Biblia? Bakit kinukumpute po doon yung radius? Yung kalahati ng bilog, bakit kinukumpute sa Biblia? Bakit kinukumpute sa Bible, kapatid, yung tribulation period na 7 years? Bakit kinukumpute ng Biblia? See, meron na bang scientist sa panahon po ni Adam? Wala, kapatid. Pero bakit sabi ng Panginoon, nilikha na ang langit at lupa in 6 days?
No, ano niya po? See? Hello? Sasabihin natin, wala pang wifi noon eh. Oh, walang wifi noon kasi kapatid, ang Diyos direktang nakikipag-usap sa mga tao. See? At mayroon mga prophets noon na ano, kung pwedeng kausapin ng Panginoon ang Israel, kakausapin niyo yung prophet at yung prophet sasabihin sa bansang Israel. Oh, noon kapatid, walang power interruption. Bakit? Directing linya eh. See? Maging ngayon kapatid, pwede tayong lumapit sa Panginoon na hindi ka na pwedeng lumapit sa ibang tao. See? There is nothing new under the sun. Ang nakita ni Haring Solomon kapatid, what? There is no difference. Walang pagkakaiba. Okay? Walang pagkakaiba. So nakita niyo po, mula sa Proverbs, ano po, the rich and the fool, pagdating dito, there's no difference. See? Maliban po doon, kapatid, in chapter 2, ito yung isang kalungkutan po niya. Tignan niyo po ito. Chapter 2, in verse number 10. And whatsoever man eyes desired, I kept not from them. I withheld not my heart from any joy. For my heart rejoiced in all my labor, and this was my portion of all my labor. Then I looked on all the works of my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do. And behold, all was vanity and vexation of my spirit, and there was no what? Profit under the sun. Okay? Now, si Haring Solomon, ano kasi ang napansin ko kay Haring Solomon? Ano po? Ibinigay na lahat ng Panginoon sa kanya. No, na po ba yan? Kumbaga, wala na po siyang pinaghirapan. Napansin niyo po ito? Parang ganito po yan eh. Halimbawa, meron kang 10 million. Okay? Binigay ka agad siya 10 million. Do you think na magtatrabaho ka pa? Hindi na. Antayin mo lang na manganak yung pera mo. Naunahan niyo po ba yan? Yan si sabi niya kapatid na ano, wala pala akong ginawa. Wala siyang ginawa kapatid. Okay, sinasabi niya rito kapatid, and I look all the works of my hands had wrought on and on the labor that had labored to do. Sabi niya, lahat ng ginawa ko pala, walang kwenta. Wala akong kita. See, sa lahat ng paghihirap niya kapatid, nakita niya na ano, walang kwenta yung pagod ko, walang kwenta yung sipag ko. Everything's vanity and there's nothing new under the sun. Wala siyang profit, wala po siyang kita. See? Ito yung sinasabi ngayon ng Panginoon na ano, what shall it profit a man if he gains the whole world but then loses his soul? Just imagine ha, mula kay Solomon, ano po, sa book of Ecclesiastes, here comes the Lord Jesus Christ sa New Testament, ang sinasabi niya, there is no profit. Walang kwenta. See? So kapatid, ano po ito? Sabi niya, I own a large kingdom. Malaki ang pera ko. But at the end of the day, wala pala akong kita. Walang profit yung aking ginawa. O, ano niya po? Mayamang tao nagsasalitan ito, kapatid. Ang ini-expect ko nga eh, habang natutulog siya, kumikita yung pera niya eh. Alam niyo po ba, yung mga mayaman talaga, yung naglalaro sa stocks, ang gabi nila, umaga, dalawang cellphone, kumisan apat. Stocks nila, binabantay nila. Kunting galaw lang po yun, kapatid, kunting galaw lang, benta. O may nakita silang bumabaw yung presyo, bibilhin yan. Kasi alam nila eh, binabantay nila kapatid, yung graph ng stocks, binabantay nila kung ano yung ano, kung ano yung mabilis mabenta, at piso lang, sabihin natin, sentimo lang ang dagdag ng stocks niyon. Bibilhin na po nila yan. And by the way, by the volumes ang pagbili po niya, by the 100,000s ang shares na binibili po nila. Ganyan po maglaro ang mga mayayaman, kapatid. Pagkagising ng umaga yan, pupungas-pungas na po yan. Bakit? Nagbabad po sila. Kasi ang stocks po natin, kapatid, hindi po dito sa Pilipinas eh. Ano po? Sa ibang bansa. Ang binabantayan po na stocks nila, Nasdaq, yun, abroad. Ang opening ng mga stocks, kapatid, sa gabi po yan. Kaya makikita nyo yung mga naglalaro sa stocks, puros gabi po yan. Kasi binabantayan po yung stocks nila. Ito may tinatawagan, mami, may kausap dito. Sige, bilhin mo ganito. Ebenta mo ngayon. Bili mo to. You buy and sell.
See? Kapatid, yung mga sobrang yaman, asahan mo na ano, pag natutulog sila, kumikita yung pera. Totoo yan, kapatid. Totoo yan. Okay? Ang inaasahan ko si Haring Solomon, kapatid, ganyan sana. Naanoan niyo po? Ganyan sana ang asahan natin kay Haring Solomon. Ibig sabihin po niyan, kapatid, may profit, may kita. But bakit sabi niya, at the end of the day, ang lahat ng ginawa ko, wala pa rin pakipakinabang. See? Bakit? Yung focus niya is what? On earthly things. Naka-focus po siya, kapatid, sa things under the sun. Therefore, ang trabaho niya lang po, kapatid, ang trinabaho niya, yung hanggang dito lang po sa lupa. Kaya kapatid, walang eternal value yung kinita niya at yung nagawa niya para dito sa lupa. Bakit? Ay, nakakalungkot po niyan, kapatid. Pero yung pinaghirapan niya, mamanahin ng anak niya, na hindi naman po naghirap. Kaunuhan niya po. So, there is no difference, there is no dividend, or there is no profit under the sun, ha? Under the sun. Walang eternal value. See? Pangatlo na makikita po natin dito, kapatid, wala po siyang kasiyahan. There's no joy. There's no delight. Okay? In chapter number 2, verse number 17, tignan niyo po ito. Therefore, I hated life. Because the work that is wrought under the sun is what? Grievous unto me for all his vanity and vexation of spirit. Yea, I hated all my labor which I had taken under the sun, because I should have lived it unto the man that shall be after me. Ito nakakalungkot yan, kapatid. Yung kanyang pinaghirapan, alam nyo kung saan pupunta. Alam mo kanino? Kay Rehoboam. Na itong si Rehoboam, kapatid, wala man lang siyang paghihirapan o wala man lang siyang gagawing initiative para man lang maging kapakipakinabang yung kanyang mamanahin. Alam nyo, marami pong mga batang ganyan. Okay? May na-expect kayong mana mula sa nanay ninyo, mga magulang ninyo, hindi na kayo magtatrabaho. Tandaan nyo, kapatid, abay, kung ako naman, kapatid, ay, huwag nyo naman sabihin na, di bali, may mamanahin naman ako eh. Alam nyo, narinig ko po yan sa isang anak ng pastor. Ano po, sorry ah, pero gagamitin ko po ito. Hindi magandang akin na pakinggan. Ano po, kasi itong anak ng preacher na to, talagang gusto na namin sana magkaroon siya ng partner. See? Talagang pinupush namin na, sige, magkaroon ka, manligaw ka. Kasi nasa tamang edad naman po siya eh. Kaya sabi namin, baka namang maabutan ka ng 40. Ay, sino po kanya manligaw? Yung babaeng pinuntahan niya, abay, nagsabi rin sa amin, sabi niya, sir, kasi si ganito po eh, abay, may sinabi po sa amin. Sabi niya, teka lang, baka ma-misinterpret ni kapatid na ganito. Baka sabi, nag-chichismis ka. Hindi po, sir, kasi okay lang ba? Gusto kong humingi ng advice mula sa inyo. Sabi niya ganun, okay lang ba na yung pension ng tatay niya gagamitin niya para sa aming pamilya? Teka lang, sinabi niya yun. Oo sir, actually nasa kanyang ATM eh. Siya yung tumatanggap ng pension ng tatay niya? Oo sir, yun ang sinabi niya. Tinanong ko sa kanya, anong plano mo sa akin? Abay, sabi niya, may pera naman tayo eh. Saku ko ng pera mo. Di ba missionary tayo? Missionary yung magulang mo. Di ba pastor yung tatay mo? Oo, kaso may pension. Teka lang, hindi sa'yo yan. Hindi mo pinaghirapan yan. Hindi ka karapat dapat yan. Ang dapat na karapat dapat yan, yung tatay mo, kasi unang-una, siya nagtrabaho para dyan. See? Pero yun po kapatid ha, harap-harapan sinasabi niya sa mapapangasawa niya, mabubuhay tayo sa pension ng tatay ko. Wow! Mambira, talaga nag-init yung ulo ko nun eh. Sabi ko, mambira, paano kaya pag walang pension yung tatay mo? Paano mabubuhayin yan? Ano niya po? Ito ngayon sinasabi niya, walang kwenta kasi alam ko kung saan mapupunta. So sabi niya, I have no delight, but rather I hated my life. See? Aasahan mo ba sa
pinakamayamang tao na sa dulo ng buhay niya, kapatid, sasabihin niya, sayang yung pinaghirapan ko kung mapupunta rin naman sa kanya. Bakit? Everything was done under the sun. Kumbaga, nag-i-invest siya ngayon sa ano? Nag-i-invest po siya ngayon sa isang tao na hindi naman maging pakipakinabang sa kanya pong kaharian. By the way, si Rehoboam was next in line, kaya nga nabasa natin, di ba? And Rehoboam reigned instead. See? Kalungkutan! Ang napala niya sa maraming pera. Di ba? Eh, totoo po yan, kapatid. Mga magulang, I hope na alam niyo po ibig kong sabihin. Ano po? Kung meron mga kayong papamana sa mga anak ninyo, siguruduhin niyo natatrabahuin nila yung papamana niyo sa kanila. Ibig sabihin niyan, pagbubutihin pa nila para maalagaan nila yung papamana sa inyo. No? Ako, kayong mga anak naman, huwag kayong umasa. Oh, di bale, okay na ako ganito kasi may mamanahin naman ako sa mga magulang ko eh. Utot mo. Kung lalaki kang tao, ganyan prinsipyo mo, hindi ka lalaki. Hindi ka marunong magtrabaho, tamad ka. Kasi bakit? Pinaghirapan ng tatay mo yun. See? Pinaghirapan ng tatay mo. Maliban lang kung sasabihin niyang, anak, ibibigay ko siya ito kasi alam ko, magiging kapakipakinabang ito. Pero kung yung anak mo naman, kapatid, sahod ulan, abay, hindi mo. Nagtataka nga kami, bakit nasa kanyang ATM? See? Samantalang yung nanay, kailangan ng gamot. Naunahan niya po, bakit nasa kanyang ATM? Ay nako. See? Kung babasahin niyo po yung verses 4 to verse number 9, tignan niyo po ha, verse number 4. I made me great works, I builded me houses, I planted me vineyards, I made me gardens and orchards, and I planted trees in them of all kinds, and made me pools of water to water wherewith the wolf that bringeth forth servants, bringeth forth trees. I got me servants, maidens, and had servants born in my house. Ibig sabihin, kapatid, naging loyal na po yung mga servants ni Haring Solomon sa buhay niya. Ibig sabihin, ito po yung binili niya, binayaran niya mga servants ito, at hanggang sa mga anak, kapatid. Kumbaga, pag binayaran mo isang servant, apo, sa tamang presyo, yung servant na ito, nabayaran, of course, sasabihin niya, hindi na kaalis. Kasi bakit? Ba't ko pa iwanan itong malaking bahay na ito? Di ba't ko pa iwanan itong malaking sweldong ito? See? I mean to say, kayang bayaran ni Haring Solomon sa malaking halaga itong mga servants na ito. Sa mali, sabi kapatid, ito po yan. Okay? Sa dinabi namin ng yaman niya, ang nagdulot ng kanyang kayamanan, nang dulot ng kanyang kayaman sa buhay niya, kalungkutan. Na ano niyo po? Na hindi mo inaasahan, kapatid, sa isang taong mayaman. See? Yan ang nakita niya under the sun. Na ang pagkakaroon pala ng napakarami mong ari-arian, napakarami mong pera, pero kung malalaman mo lang, kapatid, na malulusta yan, kalungkutan mo yan balang araw. Nauna niyo po? See? Ito pa isa, chapter number 3. Kaya napansin niyo po, kapatid, marami po mga mayaman tao ngayon na ano, nagpapakamatay na lang. Di ba? Celebrities, ang gaganda ng karir nila, kung tawagin natin, talagang red carpet kung lumakad niya ng mga yan, di ba? Pag sa Oscar Awards, makikita mo, andun sila. Ano man yung mga awards, kapatid? Si andun po sila. But all of a sudden, malalaman mo lang, abay, ba't nagpakamatay ito? Kung sino pa yung maraming pera, sino pa yung may problema? Ano niya po yan? Kasi ang dulot niya, hindi kasi yan eh, kalungkutan. Now, in chapter number 3, verse number 16. Okay. And moreover, ito eh, hindi naman tayo nag-uusap kanina eh, di ba? Pero, tayo kanina, ito pinag-uusapan namin eh. Verse number 16. And moreover, I saw under the sun the place of what? Judgment. That wickedness was there, and the place of righteousness, that iniquity was there. Anong sabi ni Haring Solomon? Pagdating po sa judgment, nobody is getting what they deserve. Ibig sabihin, kapatid, patay ang mustisya. Dito po sa bansa po natin, ang mayaman, yumayaman. Ang mahirap, humihirap.
Kaya nga po kapatid, sinisigurado ko po sa inyo, si Bantag makukulong. Pag ganyan ang justice system po natin at yung kanyang anak, yung anak ni Limulya, lumaya po yan, may question mark sa ating pong judicial system. Bakit? Yung nagkasala, hindi siya deserve na parusahan. At yung hindi nagkasala, yun ang pinaparusahan. Nauna niya po, yan po ibig sabihin ng talata na yan. I saw under the sun the place of judgment. See? The wickedness was there, and the place of righteousness, that iniquity was there. See? Kaya nga po, salamat. Dalayan ko po talaga, etong si Brother Sol, pumasa. Hindi na po siya maging, kung tawag natin, notary public, balang araw, hawak po siya ng branch number 4. Branch number 6. Anong ibig sabihin po niyan? Judge. Regional Trial Court. Tataasan natin, Municipal Trial Court. Taasan pa natin, Supreme Court. Di ba? Amen! Upand approval ni Ma'am Sharon. Wala imposible sa Panginoon, kapatid. At least meron po tayong isang kapatiran na ano, ang pinanghahawakan niya is the truth and nothing but the truth. See? At hindi kagaya ng ibang mga abogado, okay? Sa halagang kanto, itwist mo yung kaso. There's no rightful judgment. Nakita niyo po yung kapatid, sa panahon ni Haring Solomon, apat lang po muna pag-usapan po natin, okay? Pero actually, marami po yan eh. Okay? So, ano po yung point dito? Yung focus ng kanyang mata. Yung focus ng kanyang mata, all things under the sun. Therefore, ito ang nabigay sa kanyang ng matinding kalungkutan, kapatid. Pero, sabi nga po sa inyo, if you will follow, kung susundin po natin, itong buhay na Haring Solomon, dito ha, maganda yung Book of Proverbs, maganda po yan, dapat yan susundin po natin. Pero kapatid, tingnan din po natin na yung dulo pala ng buhay ni Haring Solomon, ay huwag natin kopyahin. Kung siya ipapunta sa pagbagsak, ay huwag mo kukunin yan. Kasi sinisigurado ko, babagsak ka rin. See? Pag yung eyes natin is all focus sa things under the sun. Well, kapatid, balang araw, Solomon na rin po tayo. Hindi si Bugatan, ha? Sir Solomon Bugatan. Si Haring Solomon, the preacher. See? The son of David, the king of Jerusalem. Sa dulo ng kanyang buhay, kapatid, wala siyang magandang pwedeng ipayo sa kanyang anak. Yan ang nakakalungkot na heritage, kapatid. Na yung anak mo, sabihin niya, ni tatang ko, di pala matay. Di ba? Ang sakit nun, kapatid. Hindi ka pwedeng pagmalaki ng anak mo. Pero kapatid, sabi nga po sa inyo, may opposite ito eh. See? Kung ang Proverbs, ang Ecclesiastes is direct opposite, the negative po ng Book of Proverbs, tignan naman po natin, kapatid, yung isa. Okay? Yung remedy. Pag may problema, may solution po yan, kapatid. Ang pinakamaganda po yan, yung Biblia ngayon ang magsasabi. Now, let's go to the New Testament. Okay? Nangyari po ito sa panahon ni Haring Solomon. Ano naman ang tugon ni Paul? Okay? Sa ganitong bagay. Doon po sa Colossians. Colossians chapter number 3. Okay, get your Bibles. I-flick niyo po yung mga Bibles po ninyo, kapatid. Colossians chapter number 3. Mas maganda na susundan po natin yung mga talata. Okay? Sige, bigyan sila ng mga Bibles nila. Kita nyo na? Colossians chapter number 3, verse number 1. Makinig. Kasi ang kinakausap po ni Paul dito, hindi po yung mga malilitas pa lang. Ang kinakausap niya po rito, kapatid, if ye then be risen with Christ. Ibig sabihin niya, kapatid, mga ligtas na po ang kausap ni Paul po rito. Anong sabi niya? Pag ikaw ay anak ng Diyos, seek those things which are above the sun. Wala dyan yung talatang the sun. Pero ang tinutukoy niya, kapatid, kung tinitignan po natin, tinitignan ni Haring Solomon, the things which are under the sun, eto ngayon ang solusyon niyan. Okay? Seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Verse number 2.
set your affection on the things above the sun at hindi under the sun. See, not on the things, you know, not on the things on the earth. Verse number 3, for ye are dead and your life is hidden with Christ in God. Pag ikaw ay anak ng Diyos, kapatid, dapat ang focus ng ating mind, ang focus ng ating mata, hindi under the sun, kundi above the sun. So ano po yung mga bagay-bagay na makikita po natin? Kung meron pong difference, no difference, kung walang delight, kung walang, yun yung pangalawa, no profit, no dividend, no delight, no, not, na, nobody's getting what they deserve. Ano naman po ang ino-offer ng above the sun? Si Paul po nagsasalita, kapatid dito ha. Now, what will above the sun offer para po sa atin? Okay? Psalms chapter number 40, verse number 3. Psalms 40 ng ating po mga Bibles. Kita niyo na po. Now, ito ay galing mismo sa kanyang ama na si David. Okay? Sabi niya, there's nothing new under the sun. Well, teka lang. Sabi ni David. In verse number 3, ang sabi ng Bible dito, and he had put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear and shall trust in the Lord. Kung ikaw, nais natin you under the sun, pero ako ngayon, kapatid, meron akong magandang binabanggit at papuri ngayon sa Panginoon. See, anong sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse number 17? If any man be in Christ, he is a new, ano po? New creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bago na po tayong nilalang. Salamat po sa Panginoon, kapatid. Kaya nga po, we must act also as a new creature. Bago na po tayong nilalang eh, kalimutan na po natin yung ugali noon bago tayo naligtas. At isipin po natin na ano, merong iniligay na new song sa puso po natin. See? Huwag natin sasabihin, there's nothing new under the sun. Under the sun yan eh. Pero above the sun, abay, bago ka nang nilalang. Kapatid, isipin mo, kapatid, na hindi ka na ngayon, ano, dapat malungkot sa kalagayan mo, kundi dapat ka na masaya, kasi ano, mayroong nang inilagay na new song sa puso natin. So therefore, kapatid, para po sa under the sun, may bago. Bago ka nang nilalang. See? Kaya dapat yung puso po natin, kapatid, punong-puno po yan ng kagalakan, punong-puno po yan ng kasiyahan. See? Ang nakakalungkot dito, kapatid, matatagal na po tayong mga anak ng Diyos, puros na lang depression, puros na lang kalungkutan, puros na lang problema yung ating pong in-entertain. Abay, sabi nga po sa inyo, behold, all new are, all things are become new. Behold, all things are become new. See? Bago na po dapat, yung ating pong mindset, yung ating pong goal, yung ating pong vision, dapat bago na rin po yan, kapatid. Huwag natin sasabihin, there's nothing new under the sun. We are living now above the sun. See? Now, anong katapat natin sa no profit, no dividend? Okay? Ano ang tinapat ni Haring ni Paul sa sinabi ni Haring Solomon sa 1 Corinthians? Ito pong tinapat niya. Walang profit, ha? Teka lang, Haring Solomon. Hindi ako sasang-ayon sa iyo na walang kwenta, walang saysay ang lahat ng aking ginagawa. Okay? Itong sabi ni Paul, 1 Corinthians chapter number 15, in verse number 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast or be focused, unmovable, ibig sabihin, maging matatag, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Therefore, kapatid, ano man ang ginagawa natin ngayon, may kita na po yan para sa Panginoon. There's, sabihin natin, wala. There's no profit under the sun. Yes, under the sun yan, kapatid. Kasi ang pinag-ipunan po natin, yung mga bagay-bagay na walang eternal value. See? Ang sinasabi po rito ngayon ni Apostle Paul, okay, yung labor natin sa Panginoon, our labor in love,
is not in vain in the Lord. Ibig sabihin, kapatid, hindi yan babalik sa atin nang walang saysay. Lahat ng gagawin po natin, may puntos yan ngayon sa Panginoon. Naunahan niyo po? So, hindi na po ito kung sabay natin, walang kwenta, walang kita. Eto kapatid, may kita na po ito ngayon. See? I hope naunawaan niyo po yan. Bawat ginagawa po natin ngayon, kapatid, hindi po ito binabaliwala ng Diyos. But see to it, kapatid, na nakadirect yung ating pong focus on the things above the sun. Ibig sabihin, ang Diyos ang naitataas, ang Diyos ang nag-glorify, ang Diyos ay nalulhati, at ito ay ayon sa kagustuhan, kalooban ng Panginoon. Naunahan niyo po? So, may sagot. Hindi naman po mayaman si Paul. Hindi naman po siya mayaman eh. See? Pero bakit lang kayang sagutin? Ito si Haring Solomon. Kung wisdom ang pag-uusapan po natin, abay matalino rin sa halim si, matalino rin naman si Paul. Pero hindi kagaya ni Haring Solomon na talagang pinagkatiwalaan ng Panginoon ng wisdom. Etong si Paul, acquired niya po ito. Kasi siya po yung estudyante ni Gamaliel. Ibig sabihin, nag-aral din po siya sa pinakasikat na university sa Egypt. Si pinakamagandang school na pwedeng i-offer sa kanya sa Jerusalem. Yun po ang pinasok niya. Pero kapatid, pagkatapos niya pong maligtas, eto na po yung kanyang natutunan. Na ano yan? Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, hindi po yan, walang kwenta. See? Kaya kapatid, kung ito ay hindi walang kwenta, gumawa pa tayo ng marami. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong umalis. Huwag tayong tumigil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Bagkos kapatid, masumpungan ng Panginoon na dapat tayo naglilingkod sa Kanya. Naunawa niyo po? It's not in vain. Sayang naman eh. Ano po? Ngayon, of course, sabi ko sa inyo, hindi ko naman kayo pinipilit for this kind of ministry. Mula ngayon, kapatid, I will not push you. Hindi niya marinig sa akin, kapatid. Personally, kakausapin ko kayo na please, ganito. No. Hindi na, kapatid. Ano po? It's up to you. Kung gusto mong pumunta sa Panginoon, go ahead. Hindi niyo na asahan niyo ako, nakakausapin ko yung personally, ganito. No. Matatanda na po tayo, kapatid, sa ating pananampalataya. Ang magandang asikasuhin ngayon, yung mga bata sa pananampalataya. Kaya nga, ano ang pinoproject natin sa mga bata sa pananampalataya? Anong pinapakita natin? Are we being an encourager, a blessing sa kanila? See? Itong si Paul, kapatid, hindi po siya nag-aral sa Bible College. Pero bakit nung naligtas po siya, pagkatapos siya mabaptize, anong ginawa niya? Nag-preach ka agad. See? Nag-preach po siya agad. See? Bakit po? Because of his willing heart. Willingness is the key. PM is the key. DM is the key. Inka tumaki. Di ba? Meron pong panlaban itong si Apostle Paul, kapatid, na very simple lang. Hindi niya po, alam mo, habang inaaral ko po ito, sabi ko, talagang may panawagan itong si Apostle Paul. Just imagine, ano po, doon po sa Damascus Road, sino ba naman siya para kausapin ng Panginoon? Isa po siyang prosecutor. Diba? Pero bakit sa Damascus Road, sabi ng Panginoon, Ops, Paul, bakit mo ako pinapersecute? See? Wala po naging courage sa kanya. Ay, maging si David, kapatid. Nung si David na-discourage, ang sabi ng Biblia, and David encouraged himself. See? Kasi nakakalungkot niyan, kapatid. Ito po yan. Okay? Masyado tayong selfish eh. Masyado tayong makasarili. Iniisip na lang po natin yung sarili po natin. Once na tayo na-discourage, once na tayo na-offend. Bakit? Ang gusto natin yung focus ng mga tao sa atin lang. Paano naman yung iba? Naunahan niyo po? We are so selfish na ayaw natin isipin, dapat ako nga mag-encourage sa mga to eh. Dapat ako mag-encourage sa kanila eh. See? Ito
itong si Haring Solomon, ang sabi niya, there's no delight. Si kalungkutan ang ginulo sa akin ng yaman ko. Pero anong sagot ni Apostle Paul sa kalungkutan na meron po siya? Philippians, tignan niyo po yung Bible po niyo. You go to your Bible, you read your Bible, you flick the pages of your Bible. Philippians 4:4, ang sabi ni Paul ay eto, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Malungkot ka? Problema mo yan. Bakit? You always focus your mind under the sun. Pero para sa akin, I will focus my mind, ipo-focus ko yung aking isipan above the sun. Kaya kapatid, nakakulong na nga po siya, nakakulong na po si Paul, ang sinasabi niya pa rin, rejoice. Di ba? Sana pag nakakulong, bahala na kayo dyan. Di ba dapat ang marinig natin kay Apostle Paul, ha? Pag-pray niyo ako na makalabas na ako. Walang statement si Apostle Paul na kailangan siya pag-pray para makalabas sa ganyang sitwasyon. But rather, siya pa naging kari, sabi niya, rejoice in the Lord always. See? At ang sabi niya, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. See? Masyado kasi nakafocus under the sun, samantalang the opposite ng under is above. Gets niyo? Kaya tingin niyo po yung mga masasayang tao ngayon. Saan sila nakafocus? Nakafocus po sila on eternal things. Nakafocus po sila sa ano, kung saan masaya ang Panginoon, dito tayo. Kasi kapatid, hindi ka pwedeng maging masaya kung hindi masaya ang Panginoon. See? Hindi pa pwedeng ikaw lang masaya, dapat masaya rin Panginoon. Kaya pag napasaya mo ang Panginoon, pasasayin ka rin niya. Naano niyo po? Now, dun po sa huli. They don't deserve. Ano po? Yung justice. Ito po ngayon, kapatid. Revelation chapter number 20. Revelation chapter number 20. Hindi naman natin to ano kayo na mga tatay, di ba? Pero, yung laman ng usapan natin kanina, bakit si ganito? Di ba? Talaga namang acto caught in the act. Pero bakit hindi nahatulan? Di kasi ngayon niya. Ibig sabihin niyan, natakbuhan nila yung batas. Di ba? Natakbo na kasi halimbawa si Rimulya, yung anak niya, DOJ po siya, Department of Justice, may pera, di ba? O siyempre, absolute yung anak niya. Si Bantag naman, sabihin natin na, igrot lang naman. Kaya sabi niya, mga igrot lang ito, mga bababang tao mga to, mga low IQ ito mga to, mga igrot ba? Pero kapatid, igrot man o kabitenyo, may talata para sa'yo. Ano po yan? Okay, Revelation chapter number 20. Okay? Ang sabi ng Biblia, and I saw the dead, small and great, stand before God. Ibig sabihin ng kapatid, po, wala na po tayong pwedeng itago pa sa Panginoon. Pagkat lahat po tayo aharap sa Diyos balang araw. Okay? Matakbuhan mo man ang justice system dito. Sige, sabihin na natin, marunong at magaling tayong magtago. Di ba? Pero balang araw, kapatid, i-reveal ng Panginoon kung saan ka nagtago at kailan ka nagtago. At ano yung itinago mo. Ano na po yan? Bible po, nagsasabi po niyan. Ano po? And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which are written in the books, according to their works. So, ito yung tinatawag natin, the book of the works. See? Ibig sabihin po yan, kapatid, lahat ng itinago natin, i-re-reveal ng Panginoon kasi natakbang mo itinago mo eh. Di ba? Kumbaga eh, ang galing mong magtago. See? Para kang nagtago si Pedro, nakita yung ulo. Useless na pagtatago yan, di ba? Sana sabihin mo, ano, finishing nail! Kasi pwede mong punsulin yun eh, hindi makita. Ang problema, common nail ka lang. Kaya nung ipinako ka, nakalabas yung ulo mo. Kasi bakit? Malaking ulo eh. Yung finishing nail kapatid, walang ulo po yun. Kaya pag pinunsun mo yun, magtatago talaga yun. Eh wala eh. Kahit nasabihin natin, common nail, finishing nail ka, pagdating sa Panginoon, tako ka pa rin. Nagtago ka pa rin, kaso nga lang, kita ka.
Ay, nakakalungkot po niyan. Okay? So, ibig sabihin kapatid, God is keeping a record. Naunawa niyo po? Wala tayong pwedeng ano, yung sabihin natin kapatid, damdamin natin, ano po? Everything is recorded. Kung ang alam ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan natin, how much more yung salita ng Diyos? Anong sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Biblian, for the word of God is quick and powerful. Diba? Dividing even to the dividing asunder of the soul and spirit and the discerner of thoughts and intents of the heart of man. See? Nadidiscern niya po, alam po ng salita ng Diyos kung ano ang laman ng puso natin. Shhh! Babe, kita to dyan, naglalaro kayo. Hiwalay kayo, hiwalay, hiwalay. Leo, 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 Leo. Leo, Leo, Leo. Hiwalay, hiwalay. Leo, Leo. Naglalaro kayo dyan, ha? Hmm. Yung pinag-uusapan natin, hindi ko man kayo makita, kita kayo ng Diyos. So nakalista kayo ngayon, naglalaro during service ng Sunday, December 4 at 5:44 PM. Oh, may record na kayo ngayon. See, everything is recorded. Naunahan niyo po yan. Now, ano pong ibig pong sabihin ito, kapatid? Ito po yan. Okay? Salamat na lang po because we have the book of Proverbs. Okay? Nakilala po natin si Haring Solomon as the wisest man and the richest man. Salamat naman po sa Panginoon kasi very effective po yung kanya pong book of Proverbs eh. Kung nalamdamin po natin kapatid, ang book of Proverbs, ang laking tulong niya sa buhay po natin. Naunahan niyo po? Pero kapatid, hindi ibig sabihin na magaling na siya at mayaman na siya, perfect yung kanya pong buhay. Always, alam niyo po ba, sa kasaysayan ng buong mundo, yung dulo ng buhay lagi na pag-uusapan ng mga tao. Di ba? Bakit kaya pagdating ng patay na tao, alam mo, bago mamatay niyan, kinausap ako niyan. Bakit laging ganun yung dulo ng buhay? Di ba? Ano kung bakit? Yung kasi ang latest na maaalala ng tao sa ginawa mo. So sabi ko kapatid, kung 10 ang ginawa mo na kabutihan, gumawa ka lang ng isang hindi tama, burado na po yung 10. Ganyan po makalimot ang mga tao. See? Ganyan po ang tao. Okay? Tao po tayo eh. Now, ang point dito kapatid, eto po yan, tignan po ninyo ha. Hindi natin pwedeng gamitin yung word na sayang. At ayokong gamitin yung word na sayang. Okay? Kasi, since na mayroong record, ano po, na Book of Proverbs at saka Book of Ecclesiastes, which is very, ano po siya, directly opposite with each other. Ngayon, kilala na po natin si Haring Solomon. The good side and the bad side. Nakakalungkot po niyan, kapatid. Tignan niyo po yung dulo ng kanya pong Ecclesiastes na sinulat. Kung babasahin niyo po yan, kapatid, tignan niyo po ha. Ito po yung life verse ng pastor po natin. Okay, bakit niya po nabanggit ito? Let us hear the conclusion of the whole matter. Okay? Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be bad. Yung statement, kapatid, it is an open statement. Naunahan niyo po yan? Whether you take it or leave it. Naunahan niyo po? Sa dulo ng kanya pong buhay, ang sabi niya, ito lang masasabi ko. Hindi niya sinabi na ano, parang awa niya. Hindi kagaya ni Haring David, nagpapuri po siya eh. See? But ito kapatid, magtataka ka talaga, bakit niya binanggit ito? Di ba? Ang sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. Na makikita niya po dyan sa Proverbs chapter 6, verse number 23. Okay? About the commandments, about the law, na binanggit niya po, na-equip po natin. Okay? Pero pagdating po rito, ang sabi niya,
This is the whole duty of man. Teka lang, kapatid. Maamiris na ngayon niya. Mapanunot na matlanggayan. Itimurdong tibiyag na. Nga ano, sana sinunod ko na lang ang gusto ng Panginoon. But it's too late, sabi niya. Everything that I did was already recorded. Lahat ng ginawa ko ngayon, recorded na. So para sa atin, ang dating, it should be a warning. Maging warning sa atin yan, kapatid. Ano po, simula ngayon, kapatid, ito po yan. Yung secret things na to, kapatid, hindi nakikita ng tao yan. Diyos lang po nakakita ng bagay po niyan. Shall we keep it? Keep pa natin yan? Yung secret things na yan? Kapatid, I doubt kung kaya natin itago yan. Hindi natin kaya itago yan. Ang pinakamaganda po yan, kapatid, ano po, salamat at meron tayong Book of Proverbs, which is, yun yung command, yun yung unang talata, ano po, fear God and keep His commandment, pagkat ito yung duty natin. Bilang isang anak ng Diyos at bilang isang Kristiyano, our duty and responsibility is to keep the commandments of God. Hindi lang po ibig sabihin ng i-recite, hindi lang ibig sabihin ng i-memorize, gawin po natin at sundin po natin. Ano yan po? See, bakit? Kasi gagawin man natin o hindi, marirecord pa rin yan. Marirecord pa rin yan. So ang tanong, kapatid, may ustisya ba? Yes. May ustisya pa rin yan dito sa lupa. Naanuhan niyo po? May ustisya dito sa lupa. Kasi sino bang i-judge, kapatid, pagdating dun sa langit? Of course, pag yung Great White Throne Judgment, yun yung mga unsaved. Okay? Pagdating natin sa Panginoon, tayong mga ligtas, yung Bima Judgment po yan. Pero pagdating dito sa lupa, kapatid, alam niyo po ba, kapatid, na yung bawat ginagawa po natin ay may kutumbas po yan na pagpupala o pagpupalo. Naanuhan niyo po? May kutumbas po yan eh. Ano man ang gagawin natin yun? May kutumbas na po yan na pagpapalo at pagpapala. Whether it be good or whether it be right, may pagpapalo, may pagpapala. So sinasabi ni Haring Solomon, kapatid, it's whether you take it or leave it. Now you know kung sino ako. This is my Proverbs. This is my preaching. Preaching yan. Kasi siya yung preacher, di ba? Nag-preach po siya. Pero napansin niyo po, yung preaching niya, wala na pong laman. Ano po? Hindi kagaya dun sa Proverbs na, pagdating sa Ecclesiastes, mga kapatid, vanities. Yeah, bahala na lang kayo kung anong gusto nyo gawin. Kung gagawin nyo yan, ito mangyayari sa inyo. Yeah, masasabi ko lang sa inyo, bahala na diha. Nakita niyo po, yung sudden change ng momentum, yung sudden change ng spirit ni Haring Solomon. Bakit? All things, ano po, the things na tinitignan niya was under the sun. Yeah, of course, ang dulot po niyan, kakalungkot, ano po, walang delight, walang kita. Pero when you look on the things which are above, kapatid, ang sabi po ni Paul, your labor is not in vain. Di ba? Your labor is not in vain. So nung pipiliin natin yun, yung labor in vain or labor is not in vain. Of course, kapatid, we are given a warning. Warning po yan para sa atin. Ano po? Warning po yan. Ano po? Na alam ng Diyos ang laman ng ating puso at isipan, wala tayong pwedeng tago sa Panginoon. Siya. Pinakamaganda po niyan, kapatid. Sabihin na po natin sa Panginoon, Panginoon, ito yung aking pong pagkukulang, ito yung aking ugali, kilala mo po, Panginoon, I'm here to confess my sins, Panginoon. Bago na po akong nilalang, Panginoon, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Bakit hindi natin sabihin sa Panginoon niya? Total, new creature naman na tayo, di ba? E di na maging panalangin natin. Tayo po lahat ito mayo, tayo po yung manalangin. Dakilan Diyos, salamat po muli sa gabing ito. Lord, thank you po
sa reminder, Panginoon. But still, thank you po kami, Panginoon, sa buhay po ni Haring Solomon. Whether it be good, whether it be bad, Panginoon. But sabi nyo nga po, pagdating po kay Apostle Paul, all things work together for good. The good things and the bad things, Panginoon. Pagkat ito po ay magsisilbing paalala sa amin, warning para po sa amin, Panginoon. Na hindi po dapat namin ipofocus yung aming mata on the things which are under the sun. But we will focus our eyes, our heart, our minds on the things above the sun. Tulungan niyo po kami, turuan niyo po kami, Panginoon. Wala po kami pwedeng ipagmalaki at ipagmayabang sa inyo. We can do nothing without you, Panginoon. Marami po kaming maaring itago sa mga tao, Panginoon. Marami po kaming pwedeng itago, ilihim, Panginoon, sa mga mahal po namin sa buhay. Pero sa inyo, Panginoon, wala po kami pwedeng ilihim at itago, Panginoon. Tulungan niyo po kami, turuan niyo po kami sa gabing ito, Panginoon. Kami po maging honest, kagaya po ng sabi po ni King David, create in me a clean heart, O God. Turuan niyo po kami, Panginoon. Habang tayo po ay nakatayo, nakayuko ang ating pong mga ulo, nakapikit ang ating pong mga mata, why not come at makipag-usap tayo sa Panginoon? Alam niyo po ang sarili po ninyo, alam din po ng Diyos kung sino po tayo ngayon, pagkat wala po tayong pwedeng itago sa Panginoon. Sige po. Dakilang Diyos, salamat po muli sa hapong ito. Lord, thank you for the message. Thank you po sa reminder, Panginoon. At kayo po ay nagpapasalamat na sa paalalang ito, Ama, ay muli kami po ilalapit po sa inyo. Pagkat wala po kami pwedeng tago sa inyo, Panginoon, wala po kami pwedeng pagmalaki. Nais lang po namin, Ama, na kami po ay mag-build ng magandang relasyon po namin sa inyo. Sa pamagitan po, Diyos, ng pakikinig at pag-aaral ng iyong salita, kung paano po namin tatanggapin, Panginoon, ng salita nyo lamang po ang may kakayanan na magbago ng buhay po namin. Salamat lagi sa paalala. Nakarinig na po kami ng maraming pang reminders, maraming instructions, Panginoon. But kung minsan ang puso po namin ay matigas, pero ngayon, Panginoon, muli nilalapit ko po sa inyo ang bawat isa. Patuloy na kausapin niyo po ang puso po namin, Panginoon. At huwag na po namin pagmatigasin pa, Ama, ang puso po namin. Kundi ito po'y maging paalala sa amin, Panginoon, na meron pa rin po kaming, meron pa rin hustisya, Panginoon, sa ginagawa po namin, whether it be good, whether it be bad, Panginoon. Dalayan ko po, O Diyos, na maging iisa po yung focus ng minds po namin. Yung isip po namin, yung puso po namin, walang iba kundi the things, mga bagay-bagay above the sun and not under the sun. Patawad po, Panginoon, sa mga nagawang pagkukulang pagkakasala po namin. Turuan niyo po kami, Panginoon, na lalo pa po kaming mapapalapit sa inyo at lalo pa pong tumibay yung aming pong pananampalataya sa inyo at higit sa lahat, Panginoon, magkaroon po kami ng maayos na relasyon po sa inyo. Muli, O Diyos, ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasalamat. Ito nga po lahat ang aming pong samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Pwede na po tayong bumalik sa ating pong kinaupuan. Alam niyo po ba na hindi na po natin kayang baguhin yung ating pong justice system sa Pilipinas?
Ano po? Kaya ang kailangan po natin yun, kapatid, ay talagang mga mananampalataya na maluluklok sa pwesto and they know about the justice of God. Pakinig po tayo muna, kapatid. Iyon po ang maganda ni pag-pray po natin. Okay? Na balang araw, meron pong uupo sa mga position, mga key positions po na yan, that they will not compromise. But rather, ipaglalaban po nila kung ano yung tama. Kasi sa panahon po natin yun, pag may pera ka, abiselto ka. Parang yung nakasagasa ng security card, di ba? Mayroon siyang kapit na malakas na general. Ngayon, hindi naka-focus sa kanya yung crime. Samantalang yung nagmumotor lang na Food Panda o di kaya Grab, kapatid, nakabunggulang sa likod, pinagpepestahan sa social media. Bakit? Grab driver lang eh. Di ba? Yung anak ng mayaman na nakatira sa subdivision, see, the rich are getting richer, the poor are getting poor. See? Kaya panalangin po natin. Ano po? Yan po yung panalangin po namin lagi nila Pastor Will. Sabi niya, kung meron man po upo sa position mga ganito, ay ito yung mga men na talagang hinubog ng salita ng Diyos. At hindi man sila kahit kailan masisilaw ng pera habang sila yung nakanasa position. Po. For now, kapatid, meron tayong mga kapatiran sa CSI na nakaposition po sa Philippine Navy. Apo, apat, Sir Huya, Sir Roy, si Sir Tumanda, si Sir Orbe, puro general na po yun eh. Apo, next in line ay si Sir Willie Chavez. Yan. At least, meron tayong mga kapatiran na nasa magandang position at hindi na po sila magko-compromise. By the way, kapatid, yung ilan doon ay graduate ng ating pong school. Si Sir Al Tumanda, yan po ay graduate, I think, ng 2012. One-star general na po yan. Yan po. Si Sir Brother, si Colonel Obar naman ngayon, first year ano, classmate niya, no? Jed Obar? Classmate mo, first year? Uy, mga first year, niyo alam yung classmate ninyo? May classmate kayong colonel, alam niyo ba yun? Full-fledged colonel. First year po yun. Oh. See, bro, makagraduate ng ano, graduate ng Bible College. See, at maraming pa tayong mga kapulisan ngayon na nakapila na nasa Bible School. Mga kasunduluhan din po. See, maganda na tayo mag-produce ng mga godly men ng ating pong bansa. Amen. Pwede pa, may pag-asa pa yung bayan po natin, kapatid, at may pag-asa pa si Bantag. Yeah, biruin niyo po yan. Yung pitong buwan na kaso ng mga sabungero, ano po, hindi na solusyonan, hindi nahanapan ng ebidensya. Samantalang si Bantag, isang buwan pa lang may ebidensya na sila. May problema talaga sa justice system natin. Samantalan yung anak na nahulihan ng marijuana, andun lang, kapatid. Andun lang. Yan lang. Nakakalungkot yung ating pong justice system. Pero, balang araw, kapatid, tandaan niyo po yan, may justisya na pwedeng gawin ang Panginoon kahit tayo nasa lupa pa rin. Okay? Yup, maliwanag po yan. Okay, sige po, dako po tayo sa ating pong pagbibigay. At muli, kapatid, ngayon po, bukas po papasok yung ating pong commitment para po sa sakyan. At ganoon din na maging faithful po tayo sa ating pong pagbibigay. Sa mga members na naka-tune in, if you wish to give something for the ministry, ano po, anyway, sa siguro, before tayo mag-open, ano po, para po sa at, kasi madali naman pong bilhin yung upuan eh, kung may pundo. Kaya yun po ang release po natin bago tayo magsimula ng mission doon po sa Pinget. Magre-release po tayo ng at least 50 na upuan. 50 po yung release po natin na upuan. Yung huling bili po natin na upuan is nasa 330 pesos. Hindi ko lang po alam kung magkano po ngayon. Okay, so panalangin niyo po yan. Okay, sige po. Dako po tayo sa ating pong pabibigay.
Eh, talaga naman, Paskong-Pasko na, ano? Paskong-Pasko na talaga, kapatid. So, susunod siguro, pag hinabaan niyo po yan, lalabas na si Santa Claus. Manalangin na po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay makapagbigay para po sa gawain po ninyo. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang mga anak niyo po na magkakaloob ng kanilang offering, tithes, at commitments, Panginoon. At gawin niyo po ang hanap buhay po ng bawat isa pinagkakakitaan. Pagpalain niyo nga rin po, Panginoon. At sa salaping malilikom, gamitin niyo po ito, Panginoon, para po sa ikalalawak, ikalalago ng gawain po ninyo. Marami pa pong lugar na maabot, Panginoon, ang salaping ito. At higit sa lahat, Panginoon, sa lugar na mapupuntahan po namin, ay marami pong maligtas na mga kaluluwa. At ang mga ligtas na, Panginoon, sila po ay madala sa inyong bahay-sambahan. Salamat po at binabalik po namin sa inyo ang lahat po ng papuri at pasalamat. Ito nga po lahat ang aming pong samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.